kayo na din, Lostri. Groundbreaking new property. Hindi malaman kung saan itong lugar, pero tila magkakaroon nga ito ng malaking bahay or building na something business ayon pa sa ibang mga netizens. At makikita nyo naman sa post na talagang hawak ni Nadine ang isang pala na naghukay siya ng lupa. Mga pamilya ni Nadine andoon at saka si Christophe nandoon din. Sobrang masaya ang mga netizens dahil nga biniblessed this year si Nadine Lostri despite sa maraming mga kontrobersya sa kanya. Pero nandoon yung blessing na dumating talaga kay Nadine Lostri. Napapadalas siya sa family niya. Good for her. Very good vibes yung new boyfriend ni Nadine Lostri. At nag-ibang aura ngayon ni Nadine, inspired kay Christophe. Sagot naman ng isa, true. Hindi niya mundo yung jowa niya. Bumalik na rin siya sa family niya. And I like you, Nadine Lostri, ngayon. Super blooming. Wow, nakakadamit si Ate Nads. Himala, nakakadamit si Ate Nads. Every time makita ko siya naka-two-piece. Congrats na din, Lostri, after in fairness, wala ka masyado appearances pero mukhang nakaipon. Maipon kang bata at ibang-ibang business. Tuloy-tuloy mo lang yan. And congrats sa new property mo sa Siargao. Mukhang hot venue yan sa Pinas ngayon. Wow. Hinalangan ng karamihan na itong property na nabili ni Nanads, breaking ground sa Siargao kung saan malapit din ang kanyang business doon at ang malapit sa kanyang boyfriend. Parang province nga yung lugar. I'm happy for them. Baka retirement home na rin ang kanyang mga parents. Sa Siargao nga yung lugar na iyon na groundbreaking. Sana magkatuluyan na kayo ng boyfriend mo na si Christophe. He's a good influencer on here. Good job na din, Lostri. Napapalapit na siya ulit sa family niya. And good job din sa kanyang boyfriend. Mukhang good vibes. Mukhang nagkakaintindihan ang kanyang boyfriend ngayon at saka si Nadine. Bago pa lang sila pero marami na silang plano sa buhay nila. Mabusiness talaga sila. Sabi sa article na nabasa ko about her case versus Biba is wala na sa access. Yung Biba sa pera na naipon na parang ganun.